Lugar. Pwede ba, sir? Ha? Pwede ba? Basta ayaw. Pwede ba? Paunong, hindi mo munong. Dinihal ko si Paunong nimo dito. Nung anong mulahos mag dinihal ko si Paunong. Layo pa kayo dito pag kay Paunong. Layo kayo kay Paunong, kagtalong dito. Papahilmet mo ang kas. Asa tayo mo kikan na eh? Asa mo mukikad? Wala nang gawin dito, ang tutol dito. Asa itabaho niyo? Ha? Asa itabaho niyo? Construction? Ayaw na, ira ng construction kay way balay o gawin kung way construction. Construction pa ka? Asa? Dapat nag-helmet, ipa-helmet yung mga mungan. Naka-lisensya? Ha? Naka-lisensya? Relax lang, huwag mo kaan. Baka-lisensya? Kaya saan mo na yung motor? Ha? Anong huwag ko nagkuha lisensya sir nga? Walang isyas nga. Ha? Bikin pagkwarta na yun. Hey, take care sir. Nautdan eh. Nautdan ka? Maupay pagkawalat? Asa mo mo uli? Cortez? Cortez, ikaw asa ka uli? Cortez. Yung saan naman, di mo na yung may helmet. Papapiliyon ka na ko. Pwede din mo siya isakay pero isuhan ka na kung citation or pasakyo na lang din mo siya ugtesikol pa doon sa paseroan. Pwede ba ito ko? Ha? Pwede ba ito? Pila ang plate pa doon, Cortez? 5. Ha? 5. O, ba't 5? Kaysa man isuhan tamo ay. Di kaysa isuhan. Diba? Kaysa isuhan tamo, makapinalti o 200. Dako kayo pinalti, di ba? Kanayin nyo ha, ikaw, samot kayo, wapakay lisensya, plus 500 pa kayo, so, nana kayo 700 nga penalty. At agad ka na kong chance ka doon, direct ka isuhan. So, ayun, nag-ira ng construction na, kay, dapat proud mo na, kay dako, kay nagtabang sa itong ekonomiya. Kanang paningkamot, suhod, makakuha kag lisensya. Ha? O, pahunungon, hunong diretso, ha? Kay simbako, makadisgas siya tayo nga na. Ha? Ikaw, sakay lang kag tricycle, sakay, upasayroan sila. Naan, ito pa, anong pagkakaroon, Palihog ka, palihog. Uli na ito, uli na. So ganito ngayon mga kasikop, kung makikita nyo sa video, binigyan natin ng chance si sir na hindi natikitan. Alam ko naman na may magbabash din dito sa video nito kasi nga sasabihin na naman nila unfair. Pero kami mga kasikop bilang police, bilang masko, hindi lang ako, pati kasama ko, situational kasi kami nanghuhuli. Siyempre, binabalansi-balansi lang din natin kung sino mga dapat hulihin, sino dapat yung tikitan, sino yung dapat na ma-impound. Ganun kami manghuli mga kasikop, hindi yung straight to the point na kung may violation na dapat talagang ngayon. Ang sakto naman talaga mga kasikop kung may violation is dapat tikitan mo talaga, so para to be fair naman sa iba, pero may tinatawag tayo na humanitarian reason siguro, so nasa sa amin na yon. So okay lang kung i-bash nyo kami or kung anong masabi nyo sa amin or magreklamo kayo, wala kami magagawa doon, pero ganun kami mga asikop, marunong kaming bumalanse, marunong kami tayong hindi naman awa ang tawag doon mga asikop, no? So tinitingnan natin yung sitwasyon kung dapat bang tikitan o dapat bang pagbigyan. So, isa rin sa kung makikita nyo sa video, sinabi niya na construction lang siya. Hindi, wag nang nilalang natin yung mga ganun na trabaho. Kahit anong partrabaho nun, basta marangal mga kasikop, all goods yan. Dapat nating ipagmalakihan mga kasikop. Yung trabaho na ginagawa natin, yung pinagsisikapan natin ang trabaho mga kasikop is para sa ating pamilya yan o di para sa ating sarili. So, dapat maging proud tayo dun mga kasikop. So, hindi ko naman sinasabi din no sa mga, ano ba, katulad nun, construction ng trabaho niya. Hindi ko naman sinasabi na, pwede kayo mag-drive na walang lisensya. Sa ganun na pagkakataon, so, binigyan natin ng chance, pero dapat hindi na maulit yon kung magkatagbo ulit kami.
sinabihan naman natin na pagsikapan niya na makakuha siya ng lisensya, mga kasikop, kasi nga napakahalaga po ng lisensya natin, mga kasikop, no? Kasi nga sa pagkuha pa lang natin ng lisensya, may mga seminar tayo na dadaanan, may mga practical tayo na dadaanan na para malaman natin kung ano ang mga batas trapiko bago tayo magmaniho sa daan. Pero ayun, yun na nga sinasabi ko sa inyo, humanitarian reason. So yun yung nasa inyo na yan kung maintindihan nyo ba yung reason ko ngayon. So basta yun na yung stand namin ngayon. At least naipakita din namin na hindi lang kami nanguhuli, hindi lang kami nagtitikit na lang. So, kasi hindi nyo naman alam yung mga, kasi hindi ko nilalagay lahat sa video yung mga binibigyan natin ng chance, kasi nga unfair naman doon, pero sa alam na nila yon, sa mayaman, sa mahirap, o kahit sa anong estado ka pa man, sa lahat ng nasita namin, mga natikita namin, alam na alam nila doon kung paano kami magbigay ng consideration. Kaya at isa pa, mga kasikop, yung matikitan ka ng citation, kung alam mo lang, halimbawa dito ka lang sa Tagbilaran City, napakalaking warning, parang chance, napakalaking chance na yun, mga kasikop, kaysa ma-issuehan ka ng TOP. Kaya parang step na rin yun, o parang warning na rin yun, na maiwasan mo na matikitan ka ng TOP, or maiwasan mo na mahuli ka ulit. So parang awareness na lang yun din, mga kasikop, na pag natikitan ka, nasita ka, so hindi mo na uulitin kung ano yung mali na nagawa mo that moment. So ayun, mga kasikop, maraming salamat sa panonood, at ride safe sa lahat, God bless sa inyo lahat, at thank you sa panonood. Sana may mga natutunan kayo sa video natin. Thank you.